started coasting, review lang muna natin, no? Yung mga pinag-usapan natin dati doon sa from cost accounting cycle, no? Okay? So, sa cost accounting cycle kasi, no, may mga pinag-usapan tayo doon na types of product costing. Okay, bago natin define yung standard costing niyan. Actually, kasi study costing, hindi naman siya pwedeng parang i-compare doon sa job order costing sa process costing. Yung job order costing, di ba, alam naman natin yan, no? Ginagamit natin yan for unique products, no? For costing the unique products. Okay, and while the process costing, ginagamit naman natin yan for similar products, no? Okay. Yung ginagamit natin doon sa job order costing, yung job cost sheet, tapos yung process costing natin, meron tayong cost of production report. Hindi yung pwedeng, hindi siya yung third cost accounting method, no, yung standard costing. Standard costing, pwede siyang i-apply sa job order costing, pwede siyang i-apply sa process costing. Yun ang ano natin dito. So, ngayon, no, review muna natin na bago natin define yung standard costing na yan. Meron tayong coding idea doon sa cost accounting cycle natin kasi isa siya sa mga costing methods natin. Ulitin ko lang na hindi siya yung third cost accounting method natin na next to job order and process costing. Pangatlo siya doon sa pag-costing natin doon sa product. Ano yun? Yung actual costing, yung normal saka standard costing. Di ba? Okay, o ibalik lang natin na tayo sa product costing. Tatlo yun, no? Ang problema kasi natin dito, ano ilalagay natin cost ng product? No? Paano natin ma-identify o ma-accumulate yung total cost ng product? Okay, alam naman natin ang total cost ng product, ang composition niya, number one, direct materials, number two, direct labor, and number three, factory overhead. Yung under actual costing, no, ang composition natin ng ang costing natin, no, for direct materials ay actual. Okay. Under actual costing, direct labor, actual pa rin, no? Actually, lahat naman ano yan, siyempre based on actual cost, kaya natin tinawag natin actual costing. Okay. Under actual costing, yan. Next type of costing yung normal costing. Kadalasan yung ginagamit natin sa job order costing nun, no? Normal costing, meron tayong actual cost dyan. Actual cost din sa direct labor. Sa factory overhead, applied. O alam na natin applied na yan, no? Applied. Okay. Ngayon, di ba, na sama lang natin sa discussion natin nun, kapag meron tayong actual, tapos applied factory overhead, saan ba doon dulo? Dahil kailangan kasi kahit anong mangyari, no, kahit anong papiliin mo dyan, magpa-actual, normal, standard costing. Sa bandang dulo, dapat ang total cost ng product ay based doon sa actual accumulated cost, no? Yung actual cost na na-incur natin para sa production. Hindi naman porin gagawin yun ng normal costing, tapos ka na dyan sa applied factory overhead. Di ba? Hindi porke gumamit ka ng standard costing based on standard cost na yung direct materials, direct labor, and factory overhead. Initially, no? Initially, i-charge natin sa product yung applied factory overhead, no? For example, dun sa normal costing. In standard costing, product, no, is initially charged, no, with standard cost, no, standard direct materials, direct labor, and factory overhead. Okay, so ilagay natin dito na by standard costing, syempre, yan na yan, no, standard direct materials, standard direct labor, standard factory overhead. Ngayon, doon pa lang sa normal costing natin, yung actual factory overhead versus applied factory overhead, saan na tayo nagkakaroon ng under, no? Under or over applied factory overhead. Pinaclose natin yan sa cost of goods sold or cost of goods sold, finished goods inventory, and work in process. Depende, no?
sa significance ng variance, no? Significance of the over or under applied factory overhead. Pag insignificant or immaterial, kay cost of goods lang, no? Pag significant na or material variance, eh, sa tatlo na, cost of goods sold, finished goods, work in process. Okay. O ngayon, nire-relate lang din natin dyan yung magiging discussion natin sa standard costing. Kaya lang, kung mapansin nyo, di ba, ulitin ko lang, dapat at the end, masusunod pa rin yung actual. Kahit na mangyari kasi, no, dapat, eh, yung total cost ng product natin, naka-base pa rin sa actual. Initially, standard muna. I-charge mo muna yung direct materials based on standard cost, direct labor based on standard cost, factory overhead based on standard cost. Ganun ang ano natin dito. Eh, kaya lang, parang sa normal costing, sa umpisa, mag-apply ka ng overhead. Sa dulo, malalaman mo yung factory overhead, no, yung actual. Pag mayroong over or under applied, kailangan mong gumawa ng adjustment. Di ba? Yung disposition of the under or over applied factory overhead. Ganun din dito. Sa lahat nga lang applicable ngayon. Magkakor ka na, disposition of variances for direct materials, direct labor, and factory overhead. Tatlong klaseng variance na. Kung dati maralan tayo isang klaseng variance, yung factory overhead variance ngayon, meron tayong direct material variance, direct labor variance, and factory overhead variance. At yung mga variance na yan, no, may kanya-kanya pa yan, no, meron, pwede pa natin siyang himayin. Kaya nga, ang, yung topic na yan, no, yung standard costing, may kadugtong pa yan, yung standard costing and variance analysis. Ina-analyze natin yung variance. For example, meron tayong direct material variance. Yung direct material variance natin, na pwedeng i-breakdown yan into price and quantity variance. Direct labor, pwede siya i-breakdown into rate variance and efficiency variance. Konti tawag natin na time variance. Si factory overhead, yan ang pinakamalala sa lahat na. Kasi meron tayo siya mamaya, i-discuss na two-way, three-way, and four-way analysis. Okay, so may balik tayo dito. So, yung idea natin dito na meron tayong under or over applied factory overhead. Na meron, kung idea natin ang ginagamit natin sa applied versus actual overhead, yan yung gagamitin natin sa standard costing. Kaya lang, hindi natin gagamitin term na under or over applied. Kailan ba ulit tayo nakakaroon ng under applied? Under applied, if applied overhead is less than the actual factory overhead. Over applied, no, baliktad lang. Over applied, if applied factory overhead is greater than the actual factory overhead. Sa tingin nyo, sa dalawang yan, no, ano yung nagiging favorable sa part ng business? Kasi pag sinabing applied, eto yung ine-expect mo, no, ine-expect mo or in-estimate na factory overhead. No? Expected yan eh, yung applied factory overhead. O since na expected yan, tapos napansin mo na mas malaki in-expect mong cost kaysa sa actual na ginastos, no? Or yung tinatawag natin na over-applied factory overhead, yun ang tinatawag natin ngayon, tatawagin natin ngayon na favorable variance. Unfavorable naman, kung mas malaki yung actual cost kesa sa standard ngayon, no? Standard. Okay, balikan natin yan mamaya. So ngayon, ganyan ang naging sistema natin dyan. Kasi ang ano natin dito, syempre, ang object natin, yung product costing. Yung product costing, no? Sa product costing na yan, initially, charge with product standard cost, okay? I-search natin ang standard cost yan, yung product. Standard cost, standard direct materials, standard direct labor, and standard factory overhead. Okay. Ayan. I-standard cost naman, no? Itong standard cost natin. Iko-compare natin yan, no? Iko-compare natin siya dun sa
Actually cost. Actual cost. Ganun pa rin, no? Actual direct materials, actual direct labor, actual factory overhead. Standard cost versus actual cost. So, nagiging ano natin dito, no? Yung para naging sistema natin sa standard costing, eh, yung number one, yung standard setting, no? Yung parang nandito, nakalagay sa module yun, eh. Standard setting, tapos accumulation of cost, tapos yung tatawag natin na variance analysis. Ito yun. Okay. The standard cost accounting system consists of the three basic objectives. They are number one, standard setting, number two, accumulation of actual cost, and number three, variance analysis. So, umpisa, no? Mag-set ka ng standard. Set mo yung standard direct materials, set mo yung direct labor, set mo yung standard cost for factory overhead. As after setting of standard product cost, na, syempre, hindi mo pwedeng ignore na lang basta-basta yung actual cost na yan, na-accumulate mo yung actual cost, at alam mo naman, sa dulo, dapat sila yung masunod. Okay? So, pag na-identify mo na yan, doon ka magkakaroon ng tinatawag natin na variance. Okay? Ayun na. Yung variance natin, pwede siya maging unfavorable or favorable. Use sa kahit na lang unfavorable or favorable variance. Okay, kailan tayo nagkakaroon ng favorable or unfavorable variance? If actual costs, okay, are greater than the standard costs, siyempre, ang resulta, ano siya? Favorable or unfavorable? Siyempre, mas mataas ang ginastos mo kaysa sa inaasahan eh. Kaya siya tayo magkakaroon ng unfavorable, no? Unfavorable variance. Siyempre, baliktad na lang, no? Okay, baliktad rin na lang natin to. Kung si actual cost naman, no? Mas mababa kay standard cost. Eh, yung resulta, favorable variance. Yan lang ang anin natin. Mapadirect, mapamaterials, labor, or overhead. Basta mas malaki ginastos mo kay standard, okay? Mas mataas yung actual natin than standard and favorable. Kung nakatipid ka, favorable. Ngayon, yung favorable and unfavorable variances, di ba, ulitin natin, no? Nagkaroon ka standard setting. Kinerge mo kagad yung product with standard cost. Hindi naman basta-basta lang in-invent yung standard cost na yan. May basis yan. Di ba? Parang gata nagiging flow natin dyan eh. Okay. Nagawa ka ng budget. Yung budget na yan, kung tutusin, ang nagiging basis natin, yung historical data natin. Di ba? Historical data yan. Nagawa ka ng budget. Okay. Meron ka ng budget. Okay, next. Ito, gumawa ng standard. Standard based on budget, no? Tapos, actual na. Ayan, nagiging natin yung flow, no? Yung budget, ulitin ko lang, hindi naman pwede nang inibento mo lang yan. Yung actual lang dyan na yan. Yung actual, i-compare natin sa standard. Yung standard, nag-set ka na standard based on budgets, no? Yung budget naman, binis natin sa historical data natin. Kung gagawa ka ng budget natin for 2021, eh, malamang, no? Gamitin mo ang basis yung 2020 data natin, no? Yun ang nagiging ano natin dyan. Okay. O mamaya, no? Pwede rin natin i-compare yung actual versus budget. Budget versus standard. Standard versus actual. Pero ang overall niyan, actual versus standard lang. Dahil nagiging basis lang ni standard si budget, eh, napapasok na siya sa usapan dito. Okay, o balik tayo dito na. O, nagkaroon tayo ng resulting variance, no? After comparing the standard cost and the actual cost. Ulitin ko lang, initially, kinerge mo yung product ng standard cost. Sa dulo, nalaman mo eting actual cost. No? Siyempre, wala naman tayong guarantee na 100% yung actual cost ay magiging equal kay standard cost. Kaya kung ano yung variance niya, no? Kung hindi pares between standard and actual cost,
Ayan. Okay. Si variance, dadali mo rin kay product. I-charge mo rin yan sa product. Diba? Depende kung favorable or unfavorable. Kung unfavorable variance yan, no? Kung unfavorable, unfavorable variance, eh, ano yun? Magiging addition, no? Additional cost to the product. Okay. Pag favorable naman, deduction, no? Magiging deduction niya sa product. Kaya, no? Depende, no? Kung ano yung variance natin. Pag unfavorable, dagdag cost yan. Kailangan mong dagdagan kasi ang binigay mo lang, standard cost. Eh, standard cost mas maliit sa actual. Dagdagan mo ngayon. Di ba? Ganyan mag-usapan natin. Kung favorable o nakatipid ka, mas maliit pa rin actual. Sinerge mo na mas malaki. Bawasan mo ngayon. Yun ang gagawin natin, ha? Okay. So, ngayon, na ano yung purpose na bakit pa kailangan natin ano yun? Kasi ganito na, sa standard costing, kasama na rin kasi dito yung performance appraisal, na? O yung performance measure natin, na? Performance measure natin. Okay. Yung variance na yan, yung variance, hindi yan basta-basta, edi sige, may variance, tapos close na lang natin. I-close na lang natin doon sa product. Tapos ang usapan, hindi ganun yan. Okay. So, once na meron ka ng ano, na-identify mo din variance, eh, ang next na question mo dyan, yung variance natin, no? Sino yung dapat na tingin natin, no? Kung sakali magkakaroon tayo ng unfavorable variance. Whose responsibility? Kanino ang responsibility yung variance na yan? Okay. Alam natin, no? Siyempre, meron tayong overhead, meron tayong variance, no? Pwede tayong magkaroon ng variance sa direct materials, direct labor, and factory overhead. Favorable, syempre, favor sa atin yan, na? Unfavorable, lugi tayo, dagdag cost, eh. Okay. Eh, ang problema, no? Hindi naman kasi pwede na. Total product cost, actual, total product cost, standard, equals total product variance. Nagkaroon ka ng unfavorable na 100,000, lahat sinisim mo na. Diba? Bakit tayo mas mataas ang cost natin, no? Kasi sa standard. Si top management, pinagalitan lahat. No? Pinagalitan lahat ng mga manager. Hindi, hindi ganun. No? Kaya tayo magkakaroon ng variance analysis para ma-identify natin kung kanilang responsibility yan, tapos magkaroon tayo ng corrective action, no? Para doon sa problem na yan. Okay. So, ayan na, no? Ngayon, ang question natin, no? Ano ba yung definition muna natin ng standard cost? Okay, standard cost. Pinili ko lang, no? Kung ano yung mga pwede maging definition natin for standard cost, basta nandun yung pinaka-idea natin. Okay, standard cost is also known as planned cost. Ha? Planned cost. Predicted cost. Okay? Diba? Scheduled cost. Or, pwede rin siya tawagin na specification cost. Okay, ano pa kaya? Ano pa pwede sabihin natin standard cost na yan? Standard cost is what, no? What a unit cost, ha? Of a product should be. Ayan na, naka-highlight na yan dyan, no? Is what a unit cost of product should be. Ano yung dapat na maging cost, no? Yung total cost ng product na to. At ulitin ko lang, bago mo sabihin yung standard cost yan, alam mo na, no? Na ang base mo dyan, syempre, yung budget din na based on historical data. Pinag-aralan mo rin yan. Okay. Kaya nga pag meron tayong difference between actual and standard cost, alamin mo kung sinong responsible officer para sa variance na yan, mapapaborable or unfavorable. Hindi porke favorable, wala ka nang gagawin, no? Mamaya may ginawang kalokohan niya, kaya bumaba ng ganun yung cost, no? Nagkaroon tayo ng
significant material price variance. For example, matutuwa ka na ba? Lagi mo lang pupurin yung purchasing manager na mamaya, bumili pala yan ng substandard material or defective pala. Kaya ang benefit nandun sa purchasing department, kung wala ka lang ginawa dyan. Pero magkakaroon ng disadvantage naman yan no? Sa part naman ng production. Di ba? Yung production department natin. Kumami ka ng substandard material, no? Ang dami mga defective. Ano mangyari? Gagamit sila ng mas maraming material no? Than the expected no? Or the standard quantity of materials. Okay. Eh, parang inaasahan mo, no? Parang ganito eh, nakatipid ka sa price ng materials, imbis na inaasahan mo na 10 pesos, yan no, 10 pesos per unit, nabili mo lang ng 7 pesos. Yun pala. No? Substandard yan. Nawala yung quality. Ang daling nasisira, no? Habang ini-issue man sa production. Sa production, okay, inaasahan mo, no, nagagamit ka ng 100,000 units of materials lang. Tapos biglaang gumamit ng 150,000 dahil ang pangit ng quality ng materials. So, ang nangyari, sa price, nagkaroon ka ng favorable variance. Sa quantity, nagkaroon ka ng unfavorable. Okay. Ngayon, ganun no? Anin natin no? Hindi porque favorable, wala ka nang gagawing investigation, no? Investigation of variance, no? Wala ka nang gagawing corrective action. Okay. Normal lang na no? Magkaroon tayo ng immaterial, no? Immaterial variance. Okay. Yung mga material variances, so yan, no? Kailangan natin talaga ng mga investigation dyan. So, standard cost is what a unit cost of a product should be. And purposes, no? Yung, ano yung mga purposes natin, no? Na standard costing. Okay. Ano yan, no? Number one, it's to control cost, okay? Control cost. And number two, to promote efficiency. Okay. Aware na eh, no? Aware na yung mga manager natin, no? No, kada department natin na nag-set na yung top management ng standard cost. So, syempre, takot sila na, ano, no, na magkaroon ng unfavorable variances. Baka mayari sila dyan, no? Kaya, makakontrol talaga yung cost dyan, no? Okay. Ngayon, ulitin ko lang, no? Standard costing is not a third cost accounting method, no? Yung in addition to job order and process costing. But can be used to either job order costing and process costing. No? Pwede natin gamitin yan. Na? I-apply mo lang standard costing sa job order costing and process costing. Pero hindi siya another cost accounting method na dagdag doon sa job order costing and process costing. Dalawa lang yan. Okay. Ngayon, any purposes? Next, yung uses of standard costing. Okay? Number one, meron pa tayong additional uses doon sa handout natin. Pero ano lang natin, summarize muna natin. No? Cost control. Number two, pricing decisions. Number three, performance appraisal. Number four, cost awareness. Alam na natin yan, no? Number five, management by objectives. Okay. Dalawa yan, eh, no? Yung management by objectives, saka yung management by exception, MBO, and MBE. Management by objectives, okay? Management by objectives. And management by exception. Okay. Ano yung MBO? Yung MBO, okay. Si MBO, ang ginagawa ni top management dyan, na isa-set tayo ng objectives. Objectives. Objectives for all types of activities. Okay.
for all types of activities. Okay. Tapos, sa mga activity na yan, identify natin kung sino yung mga responsible manager. Okay. Yan na. Objectives for all types of activities. And once na maset natin yung objective for all types of activities, i-identify natin kung sino yung siyempre responsible. Alam naman natin kung sino yung mga responsible manager dyan. And the objectives now will be compared to the actual performance na. I-compare natin yan sa actual performance. Okay, yun na. Parang ganda pa rin yung standard costing natin, no? Objectives, yan yung standard natin. Tapos, i-compare natin sa actual performance. Standard cost versus actual cost. So, ngayon, objectives versus actual performance, in difference na ng sinet mo objective sa actual performance, dalawa pwede mangyari dyan, no? Okay? Number one, pwede maging equal, no? May chance pa rin naman maging equal yan. Or, immaterial, no? Immaterial. Immaterial difference or immaterial variance. Okay. Pag equal or immaterial lang, little management action lang, no? Little management action is needed. Okay. Eh, paano kung meron tayong material, no? Material variance, material difference between objectives and the actual performance. Pag significant or material yan, doon tayo magkakaroon ng corrective action. Ngayon, yung MBE natin, no? Ang management by objective, ang pinaka-focus lang natin dito, no? Management by objective focuses on the material, no? Material deviations. Yan lang, no? Yan lang ang nagiging ano natin. Okay. So, ang start costing, nandun siya sa management by objective, no? Anyway, alam na rin naman natin yan. Basta ano tayo, no? Sa standard costing, syempre, ganyan pa rin. Mag-set ka ng objective, standard. And compare lang objective dun sa magiging actual performance. Okay? Material man yan or immaterial difference. Eh, mag-compare tayo, no? Anong variance natin? Anong gagawin sa variance na yan? Pag nakita natin, no? Material difference, okay, mapapaborable or unfavorable, and investigation yan. Okay, investigation, and apply na any appropriate corrective action. No? Mag-apply tayo ng mga corrective action dyan. Okay, ngayon, alam na natin yan, no? Basta alam natin sa standard costing, ang flow natin dito, ang system natin, number one, mag-set ka ng standard, number two, i-bibigis natin standard kay actual, tapos magkakaroon tayo ng variance analysis. Nandiyan na rin na para management objective. Okay. Alam na natin, no? Kaya tayo magkakaroon ng favorable or unfavorable variance. Si product, i-charge natin initially ng standard cost. At once na maka-accumulate natin lahat ng actual cost natin, i-compare natin yung standard cost kay actual cost. Doon tayo magkakaroon ng variance. Okay. Yung ano natin, balik ganito mangyayarin, no? Dahil meron na tayong product cost, parang ganito eh. Magkakaroon tayo ng actual product cost. Tapos i-compare natin yan sa standard, no? Standard product cost. Okay. Magkano yung total product cost natin, no? Magkano yung total na accumulate natin ng actual direct material, direct labor, and overhead.
Mag-net natin na standard sa direct materials, direct labor, and overhead. Okay. So, ito, yan. Ilas lang natin to na ililist mo yung standard product costs. Okay. Ang tawag dyan, ha? Total production cost variance. Total production cost variance. So, pinagsama-sama mo na yung materials, labor, and overhead. No? And yung total production cost variance. Ngayon, yung total production cost variance din, no? Yung total production cost variance natin. Tatlo yan, no? Okay. Total production cost variance. Number one, okay, ano tayo? Siyempre, alam naman natin, composition ng product cost, meron tayong direct materials. Kaya meron tayong direct material variances. Okay, direct material variance. So, variance muna, no? Direct material variance, okay, si direct material variance, under ng direct material variance, meron tayong price variance. Price variance and usage or efficiency or quantity variance. Okay. Yung price variance na, pwede rin siyang tawagin. I mean, nasa ano naman yun, no? Pero ano ko lang, pwede siyang tawagin na pwedeng money variance, spending variance, pero commonly known as price variance yan. Price variance. Okay. So, price variance, difference in prices na, prices of materials. Okay, mamaya natin yan. Efficiency or quantity variance, difference in the quantities of the material usage. Diba? Ano yung set natin yung standard quantity para sa production natin. I-compare natin yan sa actual na nagamit na ng materials, ng units of materials. Yun ang quantity variance. Number two, direct labor variance. Direct labor variance, okay, yung direct labor variance natin, meron tayo dyan, rate variance, and time variance. Okay, rate variance and time variance. Parang ang madali kasi dyan, gagayahin lang natin mamaya yung formula, no, ni price variance sa rate variance. No? Yung price sa rate magkamukha lang yan. Kasi yung quantity variance ni material, kamukha lang din yan ng time variance. Okay, kasi ibang tawag lang din naman dito sa time variance, eh, pwede siya tawagin na efficiency, no? Efficiency variance. Meron pa mo mga ibang tawag dyan, no? Pero yun lang yung mga common, no? Yung mga common na term natin for variances na dito sa direct material and direct labor variances. Number three, factory overhead variance. Yan lang yung pinamadugo sa lahat mo, kaya hindi ko muna isa-isahin. Diba? Mabalikan ko na lang yan. Marami tayong mga tawag sa variances na yan. May matatawag tayo na controllable variance, volume variance, spending variance, efficiency variance. Okay? Tapos hanapin mo pa yung mga fixed portion nun and variable portion. Yan ang pinamasakit sa ulo sa lahat, no? Yung factory overhead variance. Okay. Kaya ang sabi ko sa inyo, no? Minsan ang sasabi na pinakamahirap na topic sa cost accounting, standard costing, nagpahirap dyan ito yung factory overhead variance. Kasi madali lang ang direct material sa direct labor variances. Ang mahirap yung factory overhead. Anyway, no? Balikan na lang natin yan mamaya. Sa ngayon, ang gawin muna natin, no? Mag-illustrate muna tayo, no? Saka himay muna natin ang mga direct material sa direct labor variances. Okay. O dito, meron tayong mga illustrative problem, no? Sa material and labor variances. Yan. Okay. For example, no? Dito muna tayo sa material variances. Yan ang illustration natin. Pero i-breakdown muna natin, no, yung material variances.
direct material variances. Okay. So, ulitin ko lang, no? Ang direct material variances natin, ito na yun. Number one, direct material price variance or simply price variance lang muna. Price variance. And number two, quantity variance. Okay. Price variance, kaya tinawag na price variance yan kasi difference in prices lang yan. Price variance equals, ito formula siya pero makukomba rin mga bagay niya mga formula yan. No? Kaya tinawag na price variance yan kasi difference in prices yan. Okay. Yung kailangan mo kasi ma-determine sa direct material variance. No? Bring down mo yan kasi pag sinabing direct material variance, ang pinag-usapan natin dito, yung difference between actual cost of materials issued to production and the standard cost of the materials issued to production, no? Okay, yun ang ano doon. Ngayon, sa direct material variances, bago natin i-breakdown yan, kaya natin huwag na variance analysis yan kasi in-analyze natin. Ano muna yung in-analyze dito? Okay. So, syempre, variance analysis, ginawa natin. Comparison muna tayo ng actual direct material. Actual direct material, ha? Pag sinabi actual direct material, actual cost of direct materials issued to production, ha? And the actual cost of direct material purchased. Kung magkano yung cost ng materials na inisyo mo sa production. At syempre, naka-base yun sa actual price, di ba? Magkano yung binili mong materials per unit? Actual price at actual quantity used. Yan, yan, ha? Yan ang actual direct material cost. Actual direct material cost issued to production equals actual price per unit of material. Okay, kung magkano mo binili, times actual units issued to production. Yan actual direct material. At i-compare natin yan sa standard direct material cost. Ang standard direct material cost, papalitan mo lang yun nasa taas. Gagawin mo siyang standard price. Siyempre, si management, no, pwede mag-set na kagad yan ng standard price per unit ng material. Ganun ang mangyari. Standard price times standard quantity. Standard quantity. Okay. Yan yun eh. Ilang bing dapat na i-issue natin sa production? Yan yung standard quantity. Mamaya, may sasabihin ako dyan tungkol sa standard quantity. Yeah. Standard quantity. Equals total or overall, no? Direct material variance. Ito yun. Yung overall or total direct material variance, ang breakdown niya ay price and quantity variance. Sa price variance, okay, ang price variance, kaya tinawag na price variance yan, parang ganito yan eh. Ano yung composition ng total direct material variance? Ang composition niya, no? O, nakuha mo siya dahil kinumpira natin itong dalawa. At ano yung composition, no? O, ano yung naging competition natin para sa actual direct materials and actual and standard direct material? Yung actual direct material, ito, actual price times actual quantity. Standard direct material, standard price times standard quantity. Kung mapansin natin, dito na kagad, malalaman mo na kagad ito ni mga variances eh. Ayan. Ito, price variance. Ito, quantity variance naman. Okay. Parang iikutin lang natin yung formula mamaya dyan, no? Para ma- breakdown natin yung price yung direct material variances. Eh, inabalik tayo dito, price variance equals nasa taas kasi actual price na parang kukunin mo lang yan, actual price less standard price. Okay.
Ayan na, actual price plus standard price. Ang ito gagawin natin, no? Ayan, nagamit ko na siya. Di ba? Actual price, standard price. And dito tayo, magkakaroon tayo ng difference in prices. Diyan pa lang, malalaman mo na kagad kung unfavorable or favorable variance yan. Ano? Siyempre, kung mas mataas yung actual kay standard, unfavorable. Kung mas mababa yung actual, then standard, favorable. For example, meron tayong 9 pesos na actual. Okay. Ayan eh. Example, 9 pesos yan. Tapos, baba, yung standard, 10 pesos. Hindi meron tayong 1 peso na difference. Yung 1 peso na yan, sa tingin nyo, ano yan, no? Ang 1 peso na yan, ano siya? Favorable. Ay, sa pan-technique, no? Kasi lahat naman yung puro palesen, eh, no? Less natin yung standard. Lagi nakapwesto lang dapat yung actual sa taas, di ba? Lagi na sa taas yung actual, lagi na sa baba yung standard. Pag positive, ang lumabas, unfavorable. Kunwari ito, hindi positive yan, negative 2 eh. Negative 1 yan eh. Pag nag-negative, favorable, no? Kung sakaling ayaw nyo ng, kung medyo na lilita tayo, no? Nakakalimutan na, mental block na pag positive, unfavorable. Pag negative variance yan, favorable. Okay, kasi nandun pa rin paliwanag dyan eh. Nag-negative, kasi mas mataas yung inilis mo. Ano ba inilis mo dyan? Yung standard, no? Kaya siya naging favorable. Okay, favorable difference. So, yun na. Yun na, no? Ang ganyan lang yung ano natin dyan, difference, 1 peso, favorable, tapos i-multiply natin sa actual quantity used. Ayan eh, actual quantity used. Ngayon, actually, no, pwede pang, ano yan eh, pwede maging actual quantity purchased or actual quantity used. Depende kung ano yung kinocompute, no? Tandaan yun eh. Kasi yung price variance, dalawa yan. Sa problem ko na lang mamaya himay na, yung price variance, pwede siyang tawaging purchase price variance, pwede rin siyang tawaging usage price variance. Dalawa yun. Okay. So price variance, pwede maging price purchase price variance or usage price variance. Pareho lang yan except yung gagamitin mong actual quantity. Pag ginamit mo actual quantity used, eto, yan, actual quantity used. Ang makakompute mo dyan, usage price variance. Pag pinang-multiply mo naman dyan, actual quantity purchased, ha? Ang tawag doon, purchase price variance. Purchase price variance, ha? Okay. So, kung yung problem, no, nirequire ka to compute material purchase price variance, ang pang-multiply mo dyan sa difference in prices, yung actual quantity purchased. Pag ni-require ka ng problem to compute for the direct material usage price variance, na, gamitin mo naman yung actual quantity used. Yun lang ang ano, inote nyo dyan. Okay. Eh ngayon, paano yung problem? Malabo, hindi sinabing material quantity variance, material usage price variance, or material purchase price variance. Silent lang. Basta sinabi, compute for the material price variance. Hindi sinabi kung usage price variance or purchase price variance. Anong gagawin natin? Pag silent, gamitin mo yung actual quantity purchased. Ha? Bakit? Ganito yan eh. Sino ba ang responsible department para sa price variance? Si purchasing department. Diba? Si purchasing department. Okay. O ang tanong, eh paano kung wala ka muna ginamit ng materials ngayon? Wala tayong sisisihin. No? Wala kang magiging responsible. Hindi. Ang alamin mo dyan, magkano yung naging total, no,
kung naging unfavorable man yan, magkanin lahat na hindi niya naitip na, na naging additional cost dahil sa inefficiency niya, no? Yung mga ganun. Okay, dahil naging ineffective siya, inefficient, eh, magkarin naging additional cost. Siyempre, ilan may total na binili niya? Ba? Okay, sa pag-silent, i-base natin sa actual quantity purchase. Kasi lahat naman yan, i-issue rin sa production. Eh. Alam mo na kagad. Kung during the period, no, ilan yung binili niya? Okay. Anyway, nasa competition naman kasi dito sa total direct material variance. Gagamitin natin dyan yung actual quantity used. Bakit? Kasi inaalam natin dito yung difference ng inisyo mo sa production, yung actual, saka yung standard cost ng materials na dapat i-issue mo sa production. Parang ganun lang. Okay. Ayan, actual quantity used. Material price variance sa material price variance. So, parang ginamit ko na to, no? Yan na yan. Parang ganito, no? Nagsimula ka sa actual, napunta sa standard, napunta sa actual quantity used. Isa na lang, no? Yung standard quantity. Yung quantity variance, eto siya. Okay. Si quantity variance, ang formula niya, no? Alam naman natin, kaya tayo nagawa quantity variance and difference in quantities. Actual quantity. Siyempre, wala na tayong question dito, no? Kasi kaya nga tinawag na usage variance din yan, kasi actual quantity used to, actual quantity used. Wala nang problema doon sa use of purchase. Actual quantity, okay, less standard quantity. Difference in quantities used. Yan pala malalaman mo na kagad kung unfavorable or favorable yan. Okay, parang ganun lang din eh. Parang ganun lang din yan. No? Hindi ko nalagay ng example mo, meron sa mga problem. As in difference, i-multiply natin sa, ano pa ba na iwan dito? Okay. Yung kanina, ganito, no? Ayan, no? Na-highlight natin yan sa formula na price variance. Ngayon, ang ikot, papunta naman dito. No? Papunta sa, ayan, eto, eto. Parang umiikot lang tayo sa formula. Okay. Actual quantity used, less standard quantity times standard price. Okay. Standard price naman tayo dito na standard price. Okay. Standard price. Okay. Iisipin natin ganito eh. Ba't dito actual quality? Dito standard price. Ang pinakapaliwanag lang dyan, no? Mathematical lang yung pinapaliwanag. Kasi kailangan mong i-absorb lahat-lahat, no? Ng mga parang lahat ng mga data dito doon sa computation ng overall variance. Okay. Syempre, iyan na, no? Parang kailangan mo lang ikuti kasi lahat yan, eh. Actual quantity, tas yan, standard price. Okay na? So, ito na yung MQB natin, no? Material quantity variance. MQB natin, pwede rin siyang maging unfavorable or favorable. Ito rin, no? Unfavorable yan or favorable. Ngayon, ito, yan, MPB, material price variance, plus MQB, dapat pag pinagsama mo yan, no? Yung dalawang yan, kahit nang mangyari, dapat umequal siya sa total direct material variance. Kung ano to, ayan, no? Kung ano man itong total direct material variance na yan,
na kinapit mo kanina dyan. Okay? Dapat ito rin yan. Pwede naging balance yan, no? Reviewin mo yung sagot mo dyan, na may mali na yon. Okay, all is creation. Creation. Allocard Company has established the following standards for the prime cost of one unit of product. Direct materials, 8 pounds at 1.8 per pound, 14.4. Okay, direct labor, 0.25 per hour at 8 pesos per hour. Naglagay pa tayo ng labor dito na 2 pesos. During May, Allocard purchased 160,000 pounds of direct materials at a total cost of 304,000. The factory wages for May were 42,000, 90% of which were for direct labor. Allocard manufactured 19,000 units of product using 142,500 pounds of direct materials and 5,000 direct labor hours. Required. Number one, total actual cost of materials. Okay. Requirement number one na kagad tayo dito na. Number one, magkano yung actual cost of materials? Actually, gato na lang na para madali. Pwede naman natin isod ng isahan na lang. Ayan, no? Yung 1, 2, 3, no? So, dyan, number 1, actual cost of materials. Number 2, standard cost of materials. Number 3, total material cost variance. Okay. So, yung actual direct material cost, actual direct materials, actual direct materials equals actual price times actual quantity used. Okay. Ano yun, no? Actual direct materials equals actual price times actual quantity used. Ang tanong, no? Ano yung actual price dyan? Ano yung actual quantity? Ang actual price ba ito, 1.8 per pound? Hindi. Ang 1.8 na yan, standards yan eh. Ito, standards for the prime cost. Standard price yan. Ha? Ang 1.8 per pound, standard price per pound of material, per unit of material. Ang 14.4, standard price of material per finished product na. Yung 14.4. At alam mo naman, ang isang unit ng finished good dito, 8 pounds of material. Ang inaalam natin sa actual price, o yung price na sasabihin natin sa actual, saka standard, eh yung per unit of material, hindi per unit of finished product. So, nasan nga, no? Nasaan dito? Actually, wala naman kita sa problem. Okay. Yung actual price natin dyan, eto yun, no? Maglalagay lang ako dito. Actual price, okay, actual price equals 304,000. Anong 304,000 kinuha ko dyan? Ito yun. During May, Allocard purchased 160,000 pounds of direct materials. Ito yung actual quantity purchased. Ito, yung actual total cost of 160,000 pounds purchased. No? So, ngayon, magkano per unit? 304,000 divided by 160,000 pounds. Okay? Kami yan, 304,000 divided by 160,000 equals 1.9, no? 1.9 per pound yan. Okay? 1.9. Actual price, lagay ko na dito, 1.9. Tapos i-multiply natin sa actual quantity used. Ano yung actual quantity used? Ito yun. Allocard manufactured 19,000 units of product using 142,000 pounds. 142,500 pounds. 1.9 times 142,500 equals 270,750.
Okay. Kanina, actual direct material. Ulitin ko lang, pag sabi actual direct material cost, actual cost of direct materials issue to production na. Yung initium sa production. Okay. May sagot na tayo dyan, no? Yung number one, ang sagot natin, eh, 270,000, no? 270,750. Number two, ano yung standard, no? Standard, direct material cost equals standard price times standard quantity. Ano yung standard price? Standard price, 1.8 per pound. Okay. Times standard quantity. Ang tanong, ano naman yung standard quantity dito? Ito yung kanina sinasabi ko kanina sa mga formula, no? Ano ba yung mga quantity may kita natin dito? Ang standard quantity, pag sabi standard quantity, ito yung total units of materials or total quantities of materials that should have been issued, no? To production. Ano yung dapat na quantity ng materials na inissue natin sa actual units produced, ha? Sa actual units produced. Kung sa problem, nakagawa tayo dyan ng 19,000 units of product, finished goods yan, ilan ang dapat na ginamit, no? Ilang units of materials ang dapat na ginamit natin dyan? Ang actual na ginamit mo, 142,500. Yan ang actual quantity. Pero, ilan dapat ang standard dyan? Ito yun, ha? Maglagay tayo ng supporting ano dito. Standard quantity, no? Inote nyo, napaka-importante na ito kasi ang daming mga problem na hindi binibigay kagad yan. Ang standard quantity, total yan, ha? Total. Standard quantity equals, formula to, ha? Standard quantity per unit times actual production. Yan ang standard quantity. Okay. Standard quantity per unit. Pag sabi standard quantity per unit, ilang units of materials ang kailangan mo sa isang unit ng finished product. Okay. For example, isang unit kasi, parang ito yun, no? Ayan, yung 8 pounds. Dapat gumamit si company ng 8 pounds, no? 8 pounds per unit. Okay. Sa isang unit, dapat 8 pounds lang. Eh, ilang units ba yung ginawa? 19,000. 19,000 units of finished product yan. Ibig sabihin, dapat sa 19,000, ang ginamit lang ni Alucard Company ay eto. 8 times 19,000. Or 152,000, no? 152,000 units of material, no? O lagi natin 152,000 pounds. Yan ang standard quantity. Importante yan, no? Pakinote yan, na 152,000. Ngayon, ang standard direct material cost, 152,000 times 1.8 equals to 73,600. 273,600. Okay. At yan na, no? Dahil meron ka ng, ano, meron ka ng actual and standard direct material cost, meron ka na dito ang total material o total direct material variance. Total direct material variance equals, oh, ito ah, tingnan nyo yan, di ba, 270,750 less 273,600. Nag-negative, di ba? Sabi ko kanina, pag negative, 2,850, no? Ayan, favorable. Ayan na yun, eh. 2,850 favorable. Okay. Paki-review muna yan, no? Patahimik ko itong aso na to.
Yun na. Oh, number 1, 270,750. Number 2, 273,600. Number 3, 2,850. Favorable. Okay. Number 4. Number 4, material purchase price variance. Material purchase price variance, actual price, less standard price, equals difference in prices, times actual quantity. Nakalagay naman ng material purchase price variance, actual quantity purchase. Okay. And, yun na, no? Meron tayong material purchase price variance. Problem, ano yung actual price? Kinumpita natin dyan. Actual price equals 1.9. Okay. Ang standard price, yung 1.8. Parang nandiyan na kasi lahat eh. Nandiyan yung mga data. Oh. Standard price, 1.8. Difference in prices, 0.1. Positive. Kaya unfavorable yan. No? Unfavorable. Actual quantity purchased, ito na yun, yung 160,000 pounds. 160,000 pounds. Material purchase price variance, 16,000. 16,000. Unfavorable. Okay, o sige, no? Ano tayo? Number 5. Number 5, material usage price variance. Ang madali dyan, kukopay mo lang naman ito, no? Kukopay mo lang yan. Ang gagawin mo lang, kalta mo lang yung actual quantity. Gawin mo siya actual quantity used. Ito, magiging usage price variance. Yan ang gagawin. Ano yung actual quantity used? Ito yun, no? Yung 142,500, di ba? Yan yung 142,500. Yan lang ang babagoy mo dyan. Pareho lang naman ang formula yan. Gagawin mo lang siyang 142,500. Usage price variance 14,250. Unfavorable. Okay. Pag silent, na? Pag silent, ano ulit? Pag silent ang problem, sinabi lang, compute for the price variance, walang sinabing usage price or purchase price variance, gamitin mo yung purchase price variance. Ang purpose lang nito, no, parang pang-balance lang yan. No? Pang-balance, no? Anong pang-balance? Iyan ang i-add mo sa mga compute mong material quantity variance para balance natin, no, kung balance nga dito sa 2,850 favorable. Yan, no? Mamaya, no, subukan natin yan. Okay, isa na lang, no? Material quantity variance. Material quantity variance, actual quantity used. Yes, standard quantity equals difference in quantities. Okay. Multiply na natin sa standard price equals material quantity variance. Actual quantity used, 142,500 pounds. Standard quantity, kinapitan natin siyang kanina. Ano yung standard quantity natin? Ito, 152,000 pounds. 152,000 pounds. Difference, 9,500. Ano yung negative na yan? O nag-negative, di ba? Negative yan, no? Kasi naging favorable, ha? Favorable variance, so favorable differences. Standard price. Standard price, yan na yan, no? Yung 1.8. Okay, 1.8. 9.5 times 1.8 equals 17,100.
Ngayon, checkin natin. Magkano yung total ng dalawang yan? Diba? Mag-offset yung dalawang yan kasi isa unfavorable, yung isa favorable. 17,100 favorable less 14,250 unfavorable. Equals to 850 favorable. Dahil lamang yung favorable. Na 850 favorable. Okay. Yan yung overall variance natin sa materials. Sakto ba? O, pareho lang, di ba? Kaya okay na yan, no? Walang mag-adjust na ginawa natin dyan. Okay na yan. Yan yung quantity material variances natin. Solve na tayo dyan, ha? Ngayon, mag-ano lang tayo, na? Ituloy pa natin sa labor, no? Sa video na ito, hanggang labor lang tayo. Yung labor variances, eto yan, no? Okay, lagi ko pa yung formula dito. Yung labor variances, no, hindi ko nabasa yung problem. Labor variances, o una, syempre, meron tayo tinatawag na total direct labor variance. Ang total direct labor variance, sabi nga kanina, yung labor tsaka material, pareho lang yan, na pareho lang talaga yung mga formula nila. Okay. Unahin mo muna, i-compare yung actual direct labor less standard direct labor, no? Actual direct labor cost less standard direct labor cost equals total direct labor cost variance. Okay. For example, sa problem, ano yung actual direct labor cost dyan? Sa problem, ang actual direct labor cost, ayan na, actual direct labor cost kasi, para materials kanina, ang actual direct materials, actual price times standard quantity, yung price gagawin mo lang siyang actual rate. Ayan na, actual direct labor rate per hour yan, hindi per unit of finished product. Actual rate per hour times number of an actual number of okay, for example, sa problem, ano yung actual rate? Actual rate dito, okay, air production. Actual rate, lagay natin dito sa 40 scale. Equals actual directly 639,000 divided by 45,000 actual parts. 639,000 divided by 45,000, 14.2. Okay, 14.2. Any actual rate? Ini yan, no? 14.2. Times actual hours, ito yung actual hours, 45,000. equals 639,000. Standard direct labor cost. Standard direct labor cost, para kanina, standard direct material cost. Kung standard direct material cost equals standard price times standard quantity, ito, gawin ko lang siyang standard rate times standard price. Problem, ano yung standard rate natin dyan? Standard rate per hour, na? Ito yun, direct labor standard, 14 pesos per hour yan. 14 times standard hours, wala ulit, no? Parang standard quantity computation lang yan. Standard quantity equals standard quantity per unit times actual production. Ganun din sa standard hours. Kunin mo yung standard hours per unit, times standard times standard price per unit times actual production. Ano yung standard price per unit? Ang standard price per unit, ito yun, 5 hours. 5 hours per unit times actual units produced, ito, manufacturing activity, 8,000
900. 8,900 units. Five times 8,900 equals 44,500. 44,500 pesos tuloy. Yan, 44,500 parts. Ayan, ang total standard direct labor cost, 44,500 times standard sa 14, 623,000. 523,000. Total labor variance, 639,000 less 623,000 equals 16,000. Nag-positive, no? Kaya unfavorable na. Unfavorable yan. Yan na. Yan yung number one, no? Yan yung number one. 16,000 unfavorable. Number two. Number two. I-breakdown natin yan, no? Yung total direct labor variance, i-breakdown natin yan ng direct labor rate variance. Yan, direct labor rate variance. Yung tuwing green na yan. Direct labor rate variance and direct labor efficiency or time variance. Okay, yung rate variance, parang sa price variance ng materials yan kanina. Rate variance, ito siya, no? Actual rate less standard rate, difference in rate, times actual hours, ha? Actual hours equals direct labor rate variance. Ano yung actual rate ulit, no? Yan na, yung 14.2 kanina dyan, yan yung 14.2. Tapos, yung standard rate, yung 14 pesos. Yan yung 14 pesos. Ano yung difference? 0.2. No? 0.2 unfavorable. 0.2 unfavorable. Actual hours, 45,000. Point 2 times 45,000 equals 9,000 unfavorable. Yan. 9,000 unfavorable. Efficiency variance or time variance. Gamitin lang natin, no? Parang formula ng quantity variance kanina sa materials. Actual hours less standard hours. Difference in number of hours times standard rate equals direct labor efficiency variance. Ano yung actual hours ulit? Ayan na, no? Nandiyan na sa task, 45,000. Yung standard hours, kinumpita natin, yan na, yung 44,500. 44,500. Okay, meron tayong difference in number of hours na 500. Unfavorable. Unfavorable. May standard rate. Ang standard rate, ito na yun, no? Standard rate, 14 pesos. 14. The bank red times 14 equals 7,000 unfavorable. And 7,000 unfavorable. At ganun din na pag tinotal nila dapat yung dalawang yan. Dalawang yan, no? Okay, 9,000 unfavorable plus 7,000 unfavorable, pareho namang unfavorable. Okay, 16,000 unfavorable na overall direct labor variance. Pareho lang dito sa kinapitan ni kanina. Ganun. O yun lang muna, no, yung direct material and direct labor variance. Yung video na to, mula sa basic concept ng standard costing hanggang doon sa
Yeah, no, hanggang dyan sa direct material and direct labor variance. Yung next video natin para naman sa factory overhead variances. No? Tapos mag-add na lang siguro tayo ng ibang mga